Sa loob ng mahigit 8 taon, nawalay sa isang ama sa Tarlac ang kanyang dalawang anak na babae matapos ipamigay ang mga ito ng mismong nanay nila. Pero dahil sa pagpupursigi ng ama na mahanap ang kanyang mga anak, muli niyang nakasama ang mga ito sa tulong na rin ng tutok Erwin Tulfo kasama ang ACCIS Party List at maging ang DSWD sa Region 2. Ang isa niyang anak na hanap lamang nitong Huwebes sa pamagitan ng Facebook sa isang liblib at maliit na bayan ng Sulana sa Cagayan. Yan ang tututukan natin ngayon, ang nakaantig na kwento sa paghahanap sa dalagitang anak ng isang tatay at ang masayang reunion ng mag-ama. Dito lamang sa Tutok Erwin Tulfo Weekend Edition. Masayang larawan ng pamilya de la Cruz noong 2010. Pero dahil sa hindi pagkakaunawaan, naghiwalay ang mag-asawa na si Marjorie at Romeo. 4 at 5 taon pa lamang noon ang dalawang anak, kaya walang nagawa ang tatay kundi ipaubaya ang mga ito sa kanilang ina. Yung edad na yun, talagang sa nanay talaga, di ba? Eh, pinaubaya ko po sa kanya, tiwala po ko sa kanya. Pero laking gulat ni Tatay Romeo nang mabalitaan niya na kapwa pala ipinamigay ng kanyang dating asawa ang kanilang dalawang anak. Unang natunton at nabawi ni Romeo ang mas nakatatandang anak na si Kat noong 2012. 9 na taon na noon si Kat nang mabawi ito sa kaklase ng kanyang nanay sa Marikina. Isa lamang daw ang hiling ni tatay, ang makumpleto sila ngayon bago magpasko. Tagal ko nang gustong makita yung anak ko, makasama ko rin. Lalo na magpapasko, sir, iba rin yung kasama kami. Sa pamagitan naman ng social media site na Facebook, natunton ni Kat ang kanyang nakababatang kapatid na si Denise. Dinala raw ito ng pamilya na nagkupkup sa kanya sa isang liblib na bayan sa Lasam, Cagayan. Una po, dinidenay niya ako na kesyo nga daw po, hindi niya daw po kilala. Unti-unti po niya akong nakikilala. Tapos may naaalala po siya sa mga dati naman. Dito na sila lumapit sa Tutok Erwin Tulfo para mahanap ang isa pang nawawalang anak. Hit ni Kat, base sa pakikipag-usap sa kapatid, gusto na raw nitong magpasundo sa kanyang totoong magulang at kapatid. Siya po mismo yung nagsabi sa akin, sir, na ate, gusto ko na umuwi dyan. Tulong sa ACCIS. Sa tulong na rin ng ACCIS Party List, agad kaming tumulak at bumiyahe ng mahigit 10 oras papunta sa Cagayan. Una kaming nakipag-ugnayan sa DSWD Region 2 sa Tuguegarao. Anong pangalan niyo sa ngayon? Sa ngayon, Dennis Jo Thompson Supatas. Either simulated siya? Dennis Jo. Or dumaan siya sa isang adaptyon na... Saan mo nakita sa Facebook lang ba yan? Mula Tuguegarao, bumiyahe ulit kami ng 2 oras para puntahan ang isang paaralan sa Lasam, Cagayan na pinapasukan ni Denise. Pero laking gulat namin nang ipaalam sa amin ng mga opisyal ng paaralan na ipinatigil na raw ito ng kanyang kinikilalang ina sa pag-aaral nito lamang nakaraang linggo. Rishal is already in Sulana. Sabi ko naman, kasi sabi niya sa akin, she is going to drop the students from the roll. Sabi ko, hindi pwedeng i-drop ang estudyante pag naka-enroll na. Dito na namin pinuntahan ang bahay nila Denise. Sinalubong kami ni Christine, ang nanay na kumupkop kay Denise. Inamin ng nanay, pinatigil nga niya sa pag-aaral ang bata para turuan ng leksyon. Pansamantala raw, pinatuloy si Denise sa mga hipag at biyenan sa Sulana sa Cagayan. Inamin din ni Nanay Christina kinuha niya ang bata noon dahil sa awa. Binigay niya sa amin. Binigyan lang namin siya ng pamasahe niya kasi nanghingi siya sa amin. Nung binigay siya sa amin, kalbo siya tapos ang dami niyang galis. Git naman ni Nanay, nagkataon lamang daw na nagka-problema sila ngayong mag-ina, pero hindi raw nangangahulugan na hindi niya ito mahal. Nag-aral namin yung anak ko. Sabi ko nga, nagpapasalamatan. Grade 8 na siya. Matapos makausap sa telepono ang asawa na nagtatrabaho sa Maynila, pumayag na rin si nanay na isoli ang anak sa totoo nitong pamilya.
Pero dito na niya hindi napigil ang emosyon nang malaman na mawawalay na sa kanya si Denise. Sunod naming biniyahe ng 3 oras ang sula na Cagayan. Pagdating pa lang sa bahay, hindi na napigilan ni Tatay Romeo na yakapin ang anak. Sa kauna-unahan ding pagkakataon, muli ring nagtagpo ang magkapatid matapos magkahiwalay ng 8 taon. Hinayaan naman ang mga tiga DSWD na makapag-usap ang mag-ama. Tagal na ng panahon, anak. Hindi tayo nagkita, na? Sorry na ta. Pero tila nag-iba ang tono ni Denise. Bigla na itong nagdalawang isip na sumama sa kanyang totoong pamilya. Ha? Okay, tama. Dito na bumigay ang emosyon ng nakatatandang kapatid. Ano? Sa totoo lang si Papa, ilang araw nang walang hindi pumapasok sa trabaho yan. Ako nagpapaalam ako sa school. Para lang ano, ay si Basuhin nga, parang umuwi ka. Kasi gusto ko lang ang namin makasama. Ang tagal ng panahon na, be. Gusto ko naman kayo makasama pa, pero ano. Pero? Naisip ko lang na ano. Okay pa naman ako dito. Naalala ko lang po kasi din yung may iwan ko dito. Napapayag lamang na sumama si Denise matapos paliwanagan ng DSWD at ACCIS na pwede niyang subukang sumama sa kanyang totoong pamilya, pero sa huli siya pa rin ang magdedesisyon kung sino ang pipiliin niya. Ang dating matigas na si Denise hindi na rin napigilang mapahagulgol matapos magsalita at magpaalam ang kanyang lola-lolahan na siya raw talagang madalas kasama at nagpalaki sa kanya. Kasi pamahal ka na sa amin, lalong-lalo na ako. Masakit ang loob ko na malayo pa eh. Hanggang sa huli, halos ayaw bumitiw ni Denise sa kanyang itinuring na lola. Wala namang pagsidlan ang kasiyahan ni Tatay Romeo dahil buo na raw ang kanilang pamilya ngayong Pasko. Ako po'y tuwang-tuwa at saka para po akong nabunutan ng tinik. Sir, sa tagal na panahon na hindi ko nakita, ngayon kaharap ko na katabi ko at makakasama ko pa sa Tarlac. Masaya-masaya po. At saka nagpapasalamat din po ako sa ACCIS party list at saka lalong-lalo na kay Sir Erwin Tulpo. Ayon naman sa DSWD at ACCIS party list, ipaubayan nila sa bata ang desisyon para mamili kung sino ang sasamahan niya. Bale, sa ngayon, nasa posisyon natin yung bata. Ang importante, natulungan natin sila. Ang gagawin natin, papiliin natin yung bata kung saan siya natutuloy, kung sa pamilya bang ang nagpalaki sa kanya o dun sa totoo niyang pamilya na matagal na siyang hinahanap at matagal nang nawala sa kanya. Kung tutuusin, maswerte pa raw si Denise dahil 2 na ngayon ang may tuturing niya na nagmamahal sa kanyang pamilya. Isa sa Cagayan at isa naman sa Tarlac. Nagkasundo rin ang 2 pamilya na bukas ang magkabilang panig para dumalaw at makipagkita kay Denise kung saan man ito pipiliin na tumira. Bayan, maraming salamat sa inyong pagtutok. Ito ang Tutok Erwin Tulfo Weekend Edition. Nag-iiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi, bayan.